Good day mga kabiker at welcome ulit sa ating YouTube channel. At kung ikaw ay bago sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe at pakiclick na rin yung notification bell. And then again, welcome to Bike Builds PH. Let's go! So yun na nga mga kabiker, isang semana din ako na hindi nag-vlog at hindi nakapag-upload. Pero yung latest video ko is about nung motor show at yung slow drag competition dun sa Baya 1. At marami ding nagtanong kung saan yung unit ko. At mamaya ay papakita ko rin yung update ng ating motor at meron ding dumating na ano kaya ito. So, shout out kay Boss Jan Figueroa sa etong sorpresa na i-unbox natin kasi bago lang siya dumating kaninang umaga. At eto na yung mga bolts. Meron pa din akong kulang na push bolts kasi yun na nga, mahirap maghanap ng red push bolts. Pero yung isa na seller nagsabi tungkol sa mga push bolts is that yung ginagawa nila kung walang tama na size o yung length at width is pinapa-retread nila o pinaputol na lang nila yung matataas na bolt. So yun na lang siguro ang gagawin natin. Ngunit sa mga parts na wala talagang push bolts o mga push parts is ang plano ko is bibili na lang yung mga CNC na handmade katulad dito sa duo cup o yung mga tappet cover siguro if walang lalabas sa MTV. Pero yun nga, before ko install yung mga konting push bolts natin, uunahin ko muna ang pag-update ng ating motor mga kabiker. So tara, i-update muna ko kayo sa ating motor kung bakit hindi ako nakasali sa Baya 1 Motor Show. Let's go! So yun mga kabiker, una dito sa ating MTV seat bracket. So napakita ko na kung paano ginawa. Ngunit i-repaint ko ulit ito kasi medyo nag-rust. Kasi di natin nalagyan ng anti-rust na paint o yung primer. Primer ba tawag dun? Pero okay lang naman yung fitment niya. So medyo may gap pero kung titignan nyo yung mga motor nyo is meron talaga siyang gap. So kung U-box yung gamit nyo, makikita yung U-box dito. Tapos eto yung kitty na CDI na ginawa natin ng mounting. Eto yung kanyang reward na socket. So abot lang yan. So hindi tayo mamamoblema. Tapos eto yung wire ng battery. Eto yung battery natin, tsaka yung battery holder. At wala na yung ating gas tank mga kabiker kasi binili na ng tropa natin. So para sa kanyang MTV Wave 125 na build. So ngayon maghintay lang ako sa parating na Nice 125 alloy gas tank tsaka kasama na yung alloy U-box. So sa mga gustong mag-order, magtanong ng presyo, pwede nyo akong i-message o pwede nyo i-message yung ating FB page para sa presyo ng MTV alloy gas tank ng Nice 125 tsaka yung alloy U-box. At eto na yun, ginawa natin na cuttings para sa MSD coil. So ganyan siya tignan. So ako lang nag-cuttings. Alam nyo naman, naipakita ko na sa inyo kung ano yung mano-mano na cuttings natin. Tsaka eto na yung pinagawa nating fender. So di ko na kayo na-update pero pinakarbon ko na. Same lang, honeycomb. So soon baka yung full covers na natin yung ating may pa-carbon pero hinay-hinay lang kasi wala tayong budget. So eto na nga, shoutout nga pala kay Boss Kim, Kimru Carbon. Siya yung nag-carbon ng ating wings tsaka front fender. Tsaka di ko makakalimutan Boss Mark ng Tres Hermanos Carbon. Sa galing na ginawa niya sa ating U-box cover. At eto pala Tres Hermanos Carbon din to
yung sprocket cover, engine sprocket cover. Tsaka yung sa kabila is pinaulit natin kasi mali yung nagawa na protective cup para sa XRM FI yata yun. So mali yung butas ng tornilyuhan. So dito naman sa harap is hindi pa natin nailagay yung ating head cowl, pero na-install ko na yung ating HYB na hose. So yun, second hand lang to, pero okay naman, di naman lugi sa presyo, tsaka galing to kay Boss Bob Sanchez. So yun nga, sa pangalan pa lang hindi na tayo lugi. So eto yung kulay, parang army green yata, at eto yung disc natin, mga kabiker. So problema lang pala dito sa Wave disc bota o Karisma yung tawag sa Indonesia, is yung sa tornilyuhan medyo kulang siya palabas. So kung pwede, palakihan nyo lang yung tornilyuhan nyo, at yun, swak naman siya, wala namang problema. Tsaka yung thickness niya, mga kabiker, is di kayo lugi. So sa quality, sa presyo, nabili ko to sa halagang 2,100, tsaka kasama na yung shipping sa Shopee. So isi-search nyo lang yung Wave Disc Bota, galing to sa Indonesia. So mahigit isang week lang ang pag-wait ko dito sa ating disc. So papalakihan ko na lang yung butas, palabas lahat, para maging swak. At update pala dito sa ating caliper is dumating na sa Pinas. So yun na nga, wala tayong budget para dun sa KTM, so formula KTM lang yung ating nabili. Pinagawa na ng bracket ni Boss Charles Esmilla. So kung gusto niyo yung ganung caliper, pwede nyong mag-order, o pwede kayong mag-order kay Boss Charles. So eto na yun. So dito, so medyo sakto lang talaga ang ating brake hose. So mamaya is install natin dito yung push bolts sa ating front fender. So eto na rin yung ginawa natin ng cuttings na bago. Kung makikita nyo, medyo tagilid yung A natin kasi mahirap magawa ng cuttings na ganun-ganun lang, mano-mano. So MTV X AUN. So eto, ipapapakarbon natin to kay Boss Kim. Tsaka etong batok natin, iniisipan ko pa kasi siguro maglalagay tayo ng steering damper o stabilizer dito, at nag-cuttings na rin ako dito para dito lalabas yung stem, tapos papuntan dito, bibili tayo ng stabilizer bracket, tapos ipapalabas natin siguro dito yung ating stabilizer. Pero meron din akong nakita na Showa, yung Showa steering damper. Shoutout nga pala kay Boss Figueroa, siya yung nagpakita ng Showa. So pwede natin pagawan ng bracket dito, tapos gagawa na lang ng bracket dito. So maliit yun, eto yun, eto, eto yung Showa na steering damper. So para dito, yung plano natin is yung long steering damper. So kay Boss John rin siguro tayo kukuha, at sana naman maging okay, kasi naghihintay pa rin ako ng recommendation kung tayo ba ay magiging regular sa ating trabaho. Kung hindi, patay tayo sa ating build. So yun, sa mga nagtatanong pala ulit kung paano ko ginawa yung ating Raider 150 na cable para sa ating Nice 125, eto lang yung ginawa ko, L bracket or L steel, tapos pinabutasan, tapos yun, plug and play na papunta doon sa itaas. So yun, mga kabiker, at bago pala yung ating rear fender. So di ko na bubutasan kasi di naman siya sumasayad, at tama nga naman yung sinabi ni Boss Mark, ba't mo naman bubutasan kung hindi lalabas yung rims mo, yung tires mo sa likuran. So medyo masasayang lang, pero yun na nga, depende lang naman sa builder. Pero para sa akin, para mas maging malinis ang execution ng ating motor, di ko na lang bubutasan. So medyo tagilid pa siya, igigitna pa natin mamaya
So medyo tagilid pa, so pakonti lang papuntang doon yung ating fender. So meron tayong gagawing reconcept, konti lang color combination ng ating motor. So mawawala na tong yellow shaffer suspension natin, magiging red na to soon. At shout out kay boss o kay kapatid Josh Pascual sa pagtugon ng ating konting favor or request na mag-swap kami. So hinihintay ko na lang kung ano yung decision niya, kung okay ba na makikiswap sa red na shaffer niya. Kasi kami dalawa nagtutulungan kami kung paano mag-build ng aming nice 125 sa ating Thai concept. So ngayon mga kabiker is mag-install tayo. Dito install natin yung bolts, push bolts. Konti lang yung install natin dito rin. Yung 6x10, yung 8x40, tsaka 6x20 na push bolt. So meron na tayong bolts dito sa ating makina o crankcase bolts, pero di ko pa i-install kasi ipapa-open ko pa to ulit at ipapatignan o papatignan ko pa ulit sa aking mekaniko kung need ba ng adjustments o konting refresh lang sa ating motor. So meron na akong mga maraming bolts na di pa ilalagay kasi yun nga, sayang naman kung ilalagay natin, install tapos babaklasin naman. So meron din tayong 14mm bolts, meron din tayong 17mm bolts para dito, tsaka rito, tsaka dun. Mag-install para tayo dito ng 6x20mm na bolts. So tara, simulan natin mga kabiker. Let's go! These bolts para sa ating grab bar bolts. So mag-iingat tayo mga kabiker kasi baka maraming gasgas yung sa ating disc bolts o yung sa ating grab bar. So yan lang, di natin siya medyo ipipihit kasi sayang naman. So yon. Sa kabila naman.
Thank you.
na mga kabiker. Di ko na na-video yung iba sa pag-install, pero ito yung na-install natin. Dito sa grab bar, tsaka doon sa gitna, sa fender, tapos naisentro na din natin yung fender natin, mga kabiker. So okay na yan. Tapos dito sa KTM panel, na-install natin yung push yan, tsaka dito sa ating tension rod dun sa ilalim. So okay na dito sa likuran. Tapos sa harapan naman, mga kabiker, is na-install na natin dito sa itaas. So medyo nagkulang tayo sa length dito sa ibaba, 6x25 yung nasa ibaba. So di ko na ginamit yung washer, so dito ko nilagay yung washer. So yan, mga kabiker, sa itaas. Tapos nilagay ko na rin dito yung sa my fender na di ko na na-video. So eto, tsaka sa kabila. So shoutout din pala kay Boss Neil France, nagbigay siya ng rubber tsaka pito cover. So set na tayo. Halos lahat ng bolt natin, mga kabiker, is red. So meron din tayo para dito. So meron tayong mataas. So konti na lang. Di ko naman pupunuin ng push accessories katulad ng cover dito, kasi nagpa-carbon tayo, yung mga tapet, silver lang. So yun, ang tricolor na ikokombinar natin is yung silver, red, tsaka black, mga kabiker. Tapos detailing na yung mga carbon natin. So hopefully maging red na din to, mga kabiker. So yun, mga kabiker, ang ating na-install. So ngayon, i-unbox natin yung ating bagong nakuha sa JNT. Eto. So tignan natin kung ano to, mga kabiker. Let's go! Tapos na tayong mag-install ng ating mga push bolts. So meron pa ditong crankcase soon set. Tapos mga malalaking bolts meron pa. Meron din tayong mga nuts. At ito yung mga body bolts na i-install pa natin. So sa susunod na yun, mga kabiker, kasi yun na nga, papakarbon pa tayo ng covers, tsaka aayusin pa natin yung wirings dito sa harap. So magpapatulong tayo ng eksperto sa pag-wirings. Tapos yun, nasasayangan ako pag-install tapos babaklasin naman ulit. So wala naman tayong pambili ulit ng mga push bolts, kasi mahirap nga maghanap. So mas better na lang na kung may show, i-install natin yung ating lahat na push bolts. So dito sa matataas na mga bolts, yung 6x110 tsaka 6x85 para sa black tsaka sa cam cover natin, is siguro hindi ako makakahanap ng ganung kataas na push bolts na red. Pero kung meron kayong alam, paki-comment o paki-message sa Facebook page natin. Pero kung wala, yun nga sinabi ko kanina, is siguro mga CNC na handmade na bolts yung gagamitin natin. So nakita yun yung pinost ko sa ating Facebook page. Meron dun mga handmade na CNC. Si Papa Jen naman, si Boss Genesis, si Papa Jen is nagpapauwi siya konti-konti ng mga CNC handmade. So medyo kamahalan nga yung presyo, pero swak naman sa ating concept, saka bago din sa mata. Pero depende na nga sa builder kung ano yung gusto mo, kasi yung mga lumalabas na CNC na gear type is maganda naman. Same lang naman lahat yung sa may bolts. Merong mga pro bolts na lumabas, yung mga titanium bolts, real titanium, yung Insalaya. So depende lang sa pag-build at kung ano yung gusto mong ipakita sa yung build, mga kabiker. So eto na, i-unbox muna natin yung ating bagong nabili. Let's go! So dito ako, mga kabiker, eto yung levers, kasi ang pangalan na lumabas is kay Boss Jan. Tsaka kay Boss Jan ako nag-order ng levers. So eto ko yata yung Zeta na order natin kay Boss Jan.
nasira. So, nabuksan na natin mga kabiker at eto nga, eto yung Zeta na levers. So, three fingers din siya mga kabiker. Di ito brand new. So, medyo meron siyang mga gasgas pero okay lang. Ito yung mga gasgas niya dito. Pero no problem kasi kakonte lang naman yung may ganito. O ewan ko kung ako ba yung una na may ganito dito sa atin. So okay lang, konting linis lang, konting gasgas lang naman dito. At yun na nga, shoutout kay Boss Jan kasi napauwi niya itong Zeta levers natin. So pares na siya sa ating Brembo PPM na 3 fingers. So 3 fingers din siya mga kabiker. So yun, sulit naman. Naghintay tayo ng mahigit isang buwan para dito mga kabiker. So shoutout time, let's go! So yun mga kabiker, dito ko natatapusin yung aking vlog. At shoutout nga pala kina Glenn Pakunla ng Kandaway, Dumaguete City, kay Dexon Cabatan ng Dumaguete City, kay Jay Pickett sa Carmen Bohol, kay Charles at saka kay Jake Tapdasan ng Bayawan City, kay Shane Cordivilla ng Bayawan City at kay David Capanas. At yun nga pala mga kabiker, kung gusto nyong magpa-shoutout sa ating YouTube channel, huwag nyong kalimutang mag-comment ng iyong full name tsaka yung iyong location. So that ends our vlog mga kabiker. Kung nagustuhan nyo itong vlog na ito, please do like, paki-comment, paki-share at paki-subscribe na din at huwag niyong kalimutan yung notification bell. And then again, this is Bike Build PH. Enjoy the video. Let's go montage. Bye.